Suminsan pa po, magandang gabi sa ating lahat at nagpapasalamat tayo kay Lord dahil iningatan niyo ulit tayo sa loob ng maghapon. At minsan pa po, salamat po sa lahat na dumadanaw sa channel ko at patuloy na nananalangin ako na marami kayong natutunan. Ito lang yung magagawa po namin sa pastors na ma-share yung goodness ni Lord, ma-share yung pagmamahal sa atin ni Lord para sa ganun ay lumakas yung spiritual po natin. Salamat po sa lahat na dumadalaw and God bless you all. And sa gabi na to, itong ating pag-aaralan. It's a short lang po yung pag-aaralan natin. Pero kung titingnan po natin ito, napaka-powerful yung verse na to. Sabi niya po sa John, ang pag-aaralan po natin, mula si John sa chapter 16, John 16 chapter 22 hanggang 24. Tingnan po natin sa verse 22. And it's like that for you, sabi niya, it's like that for you, you are sad now. So titingnan po natin sa sitwasyon ngayon, alam ng Diyos na maraming umiiyak, maraming nagugutom, maraming nagpapanik, at maraming kinakabahan. Sabi niya, you are sad now. Alam ng Diyos yan, nasad ka, alam ng Diyos na maraming umiiyak talaga, at walang lihim po sa Kanya, at nakikita niya po ito. Tingnan po natin na, but I will see you again. Hindi po nagtatapos sa problema. Ang problema po ay dumaraan lang po. Tinan nyo dito ang sabi niya, but I will see you again. Napakaliwanag sabi niya, I will see you again and I will be you happy. Sabi niya, you will be happy. Napakaliwanag yung sabi niya na, I will see you again at magiging masaya ka. Tingnan po natin pa, you will be so happy. Hindi lang masaya, kundi talagang masayang masaya. Hindi lang po doon yung promise niya. Tingnan po natin ha. And nobody will cause you to stop being happy. Wala nang makakapaghadlang para maging masaya ka muli. At wala nang makakahadlang para maging masaya ka. Pero tinan po natin na sa sitwasyon ngayon, para makamtan mo ito, yung sinasabi na to become very happy, para makamtan mo ito, jump tayo sa verse 23. Tinan po natin na, oh, that day, you will not ask for anything. I will telling to you what is true. The Father will give you anything that you ask in my name because you are mine. Sabi niya yung huli, because you are mine. Lahat ng umiiyak ngayon, lahat ng lumuluhod ngayon, lahat na nananalangin kay Lord ngayon, tinan mo, you are mine. Pangmamayari ka ng Diyos. Sabi niya sa 23, ask anything in my name and I will do it. Pangmamayari ka ngayon. Kaya sa mga hindi nananalangin, sa mga talagang pa-relax dyan, tinimo, hindi ka magiging masaya. Sabi niya dito, because you are mine. Ang mga nananalangin, ang lahat ng lumuluhod, ang lahat ng umiiyak, ay pagmamayari ng Diyos at magiging masaya ka. Tandaan po natin, ang mga pag hindi ka napagod, may kasiyahan na parating. Sa verse 24, tinuha, until now, you have not asked for me anything in my name. So, and I will receive so that you will be completely happy. Kung ang kwan kasi natin ngayon, nagre-reklamo ka na wala ka, eh hindi ka naman nananalangin. Tandaan po natin, you must be direct to the point ngayon kay Lord. Lord, wala na akong bigas. Lord, wala na akong pagkain. Lord, nangihina ako. You must be direct to the point. Ang sabi niya dito, until now, you have not asked for me. Tinatanong ka rin Diyos, bakit kasi hindi ka humingi sa akin? Alam mo naman na kaya kong ibigay lahat. Hindi ko sinasabi na kung gusto mo ng itlog. Andyan na yung itlog, bag, andyan na yung itlog. Hindi po. Ang sinasabi ng Diyos, you must be, ask anything kay Lord at umaksyon ka. Pray, action. Pray, faith, and action. Hindi pwedeng yung sinabi, gusto ko ng karne ng baboy, bag, baboy na agad, no. You must pray, action, and God will guide you para ibigay po yan. Tandaan po natin, walang anak ng Diyos na pinabayaan niya. Tinan mo natin, until na yun lang ask, hindi ka kasi umihingi. Ako alam niyo po ba, but stay mo ni po. Pag wala na ako, nagdadirect ako kay Lord, wala na akong pera. Lord, wala na akong talaga budget for this week. Tinan mo, God will use people to bless us.
ang mga anak ng Diyos sa verse 23, because you are mine. Mga anak ng Diyos ay hindi niya pinapabayaan. Kaya nga kung totoong anak ka ng Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya, manalangin, umiyak, at iyalay mo yung problema ng kay Lord. Tandaan mo po, God will answer you. God will supply your needs. Sabi niya, for Philippians 4 verse 19, I will supply all your needs according to riches in glory. Kaya ba't ka kinakabahan? Tandaan mo kapatid, God will bless you more. God will protect you. God will love you. Tandaan mo po, tingnan po natin sa verse 22. Sabi niya dito, I will see you again. Sabi niya, you will be happy. Sabi niya, you will be so happy and nobody will cause you to stop being happy. Tandaan mo, the key is lumuhod ka, umiyak, at laging magtiwala sa Kanya. Faith, trust, pray, and action. Yan nga pa naman. Manalangin ka, magtiwala ka, yung faith mo andyan. Then, kailangan mo din umaksyon. Yun po yung talagang dapat natin gawin. Tandaan mo po, walang problema po na walang hanggan. Tandaan mo, ang problema ay may katapusan. You must give your life to God, and God bless you. Salamat sa lahat na nakinig, and I know, kapatid, magtiwala ka lang sa Diyos. Kayang-kaya niyang ibigay, isupply, protektahan ang buhay mo. Just give your best. Ganito yung sitwasyon natin, wala na tayong ibang kakapitan, kapatid, kundi ating Diyos na buhay. But Jesus, salamang po. At wala lang iba. I will pray for you. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa natapos namin pinag-aralan ngayon sa John chapter 16 hanggang 22 to 24, O God. Alam po namin na nakikita mo kami na napakadaming umiiyak, Lord, na dami naming kinakabahan. But Lord, sabi mo doon, I will see you again. Those who trust in your name, those who follow you, ang sabi mo doon, ay magiging masaya kami kapag hindi kami napagod na magtiwala sa iyo, kapag hindi kami napagod na iyalay ang mga buhay namin sa iyo, kapag hindi kami napagod na talagang magtiwala sa iyo. Ang sabi ng no one will be. Sabi nang walang sino man makakahadlang na magiging masaya kami in future pag nagtiwala kami sa iyo. Lord, i-bless mo, pagpalain mo lahat na kinig, ingatan mo sila, gabayan mo sila, and I pray by your power, Jesus, by the name of Jesus, protection upon the protection, guidance upon the guidance, and you supply, O Lord God, all the needs sa lahat ng mga nakinig, O Lord. At dalangin ko, O Diyos, turn mo yung war nila sa pagpuri sa iyo. Palitan mo ang kanilang kaba sa pagpuri sa iyo. Palitan mo, O Lord, ang kanilang kaba sa pagluhod sa iyo, na itiwala ang sitwasyon ngayon sa iyo. Sapagkat sa iyo ang naggagaling ang lahat-lahat. Sa iyo po ang may, kayo po ang may hawak ng buhay. Kayo po ang may naglikha ng mundong ito. Kaya dalangin ko, O Diyos, ang iyong banal na dugo, Jesus, ang i-cover mo sa mga buhay po namin. We love you. With this we pray, O Lord God, in Jesus' mighty name, Amen. God bless you, and to God be the glory.